Alright, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa ating mga kababayang OFW, San Mamfaning ng Mundo, kumusta po kayo? Ako po si Taong Gala. At sa araw na ito mga kaibigan, ay kakaiba po ang ating vlog. So, bago po ang lahat mga kaibigan, kung bago ka lang sa aking channel, ay pindutin mo ng subscribe button at bell button. Nang sa ganun ay maging updated ka sa ating pang mga reaction video. Ang pag-uusapan po natin ngayon mga kaibigan ay itong ating idol na si Kabusiness. Kung hindi ka pa rin nakasubscribe sa kanya, pindutin na po natin ang subscribe button at bell button para maging updated ka at ma-inspired ka sa kanyang mga charity mission. Alam niyo po mga kaibigan, bakit nga ba kakaiba ang isang Kabusiness at bakit nga ba hinangaan ko siya? Okay. Alam niyo po, ang nakikita ko sa isang Kabusiness, si Kabusiness ay sumisimbolo ng isang kakaibang vlogger. Una, isa sa kanyang pinoportray is yung tinatawag na pagpapahalaga sa pamilya. Kung ating makikita, si Kabusiness sa lahat ng kanyang mga vlog, kasama niya si Mrs. Kabusiness. Ito yung pinakamagandang halimbawa ng pagbibigay ng patas at pantay na karapatan sa kanila between Kabusiness and Mrs. Kabusiness kasi kasama niya sa pagbablog. Pinapakita niya sa tao yung kanyang pagmamahal sa kanyang asawa. Pangalawa, sa pagpapahalaga ng pamilya kasi makikita naman natin si Papa Dins ay vlogger din. At yung kanyang mga anak, di ba, ay naisasama din sa pagbablog. Kung ating matatandaan, itong si Master Tib ay talaga namang, kita nyo naman, bumera na rin, ano? May vlog siya na bumera na rin. So, isa yan sa napakagandang halimbawa. Pangalawa, kung ating pong titingnan maigi ang content ni Kabusiness, makikita din natin yung pagpapahalaga sa pamilya. Dahil, una, isang halimbawa at konkretong halimbawa dyan, yung kanyang adhikain na maikasal itong si Intoy at si Biday. Oo. So, this coming week, no, magkakaroon ng kasalan sa Kabusiness family. Isa yan sa pinakamahalagang punto. Dahil kung walang pagpapahalaga si Kabusiness sa larangan ng pagpapamilya, ay hindi niya isusulong ang pagpapakasal dito. Una, malaking gastusin yan. Pero siya, hindi niya inaalintana ang mga bagay na yun. As long na yung kanyang adhikain ay maipakita. Marami ding mga vlogs na nakikita natin yung tema ng pagpapahalaga ng pamilya. Kung ating titingnan, kahit nga po pasaway si Kian at si Brian, nakita naman natin, isinaayos pa rin niya yung kanilang bahay, yung kanilang lilipatan, ano po, dinala pa rin doon. Si Lito at Vera, nakita naman natin yung kanyang importansya. Oo, na ilang beses nag-attempt na maghiwalay pero pinigilan niya. At ngayon nakita natin ang magandang pagbabago. Balik tayo kay ano, Intoy at Beray. Kinuha pa nila sa kanilang probinsya itong mga asawa ni Intoy at ni Papaya, no, para lang makasama. Isa yan sa magandang ehemplo na pinapalagan niya ang pamilya. Isa din sa pinaka-unique kung bakit kakaiba si Kabusiness. Siya ang bukod-nanging vlogger na mayroong mga sidekick kasama. Kung ating makikita, di ba, nandyan yung mga kagwang. Oh. At ang pinakamaganda rito, yung kagwang ay katuwang niya sa pagpapasaya sa mga audience, sa mga followers. At talaga namang sobrang kakaiba ito dahil yung kagwang pinapasahod niya. Mula doon sa kanyang kinikita, ilang kagwang yan? 15,000 each. Kita na yan dapat niya kung iisipin. Tanong, kung wala ba ang kagwang, makakapag-vlog siya? Makakapag-vlog siya dahil siya nga ang ano eh, siya nga yung humahawak pa rin ng kanyang kamera. Di ba? Pero hindi yun ang iniisip niya. Ang gusto niya, yung makapagpasaya. Kaya't kaparte yung mga kagwang sa pagpapasaya doon sa kanyang vlog. Isang magandang karakter ng Kabusiness na nakita din natin ay yung pagbibigay importansya sa mga followers. Marami ng mga nakitaan ko
ng mga vlog niya na binibigyan niya ng importansya ang mga followers. Isang malaking konkreto dito, kung inyong matatandaan, di ho ba noon nagkaroon ng isang desisyon na centralize yung ibibigay ng mga sponsorship para sa mga kagwangs, no? Isi-centralize tapos paghati-hatiin. Naging medyo malaking usapin ang bagay nito. At nakita natin, nakita din niya at naramdaman niya, hindi siya nagdalawang isip. Gumawa ng vlog at nag-sorry. Diba? Humingi siya ng pasensya. Nagpapakita yan ng pagiging humble ng tao. At tinatanggap niya yung medyo maling desisyon na nagawa niya. Binigyan na importansya ang suggestion ng karamihan. Pangalawa, isa sa katangian niya yung hindi siya sumasagot sa mga basher. Ini-ignore niya, hinahayaan niya yung mga basher. Lagi lang yung sinasabi, lahat ng ginagawa ng isang tao, hindi mo naman mailalagay na sasang-ayon lahat sila, which is tama naman. Nakitaan niyo na ba si Kabusiness na nagalit sa mga basher? Wala. Wala siyang ganun. Ini-ignore niya yung mga basher. Pero nandun, basahin niyo sa comment section, may mga nambabas sa kanya doon. Pero ini-ignore lang niya. Go on lang siya. Tuloy-tuloy lang siya sa kanyang ginagawa. So, ito ay isa sa mga magagandang katangian na hinginangaan ko sa isang ka-business. Kung kaya't lagi natin binibigyan ng mga reaksyon ng kanyang mga video. At talagang ito din ang rason kung bakit sa ngayon po ay nakuha niya ang kanyang 400,000 subscribers. Congratulations ka business at talagang deserve mo ito. Kung aking matatandaan yung hiling mo noon, sabi mo hanggang December mag 400,000 ka sana. Pero November pa lang. So maaaring pagdating ng December, mas humigit pa ito. Pero ako ang dalangin ko, sana mas mapadaling makuha mo ang iyong 1 million subscribers upang sa ganun ay mas marami at malawak pa ang iyong matulungan. Kaya mga kaibigan, sa mga hindi pa nakasubscribe, follow natin si Kabusiness. At hindi po kayo manghihinayang sa pag-follow sa kanya sapagkat napakaganda po ng mga tema na kanyang ibinibigay. Purely pagtulong. Maraming salamat sa pagpapatuloy na pagtulong mo sa mga mahihirap Kabusiness, sa mga taong nasa laylayan ng lipunan, and of course kay Mrs. Kabusiness sa palaging nandyan at laging kaagapay sa mga kagwangs na patuloy na nagpapasaya. At syempre, sa mga solid Kabusiness supporters na talaga namang andyan, laging nakaantabay sa kanyang mga vlog. Sana po ay huwag tayong mag-skip ng ads sa kanyang mga video. Ito lang po ang tanging paraan na ating maitutulong para sa kanyang mga kawang-gawa. Again, congratulations Kabusiness. At akin na rin din, sasamantalahin ang pagkakataong ito upang pasalamatan din naman ang ating mga followers na sumusuporta naman sa atin. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at tayo naman po ay nakarating na sa 49,000 subscribers. Sana po kung inyong mararapatin, itong pagtatapos ng buwan, makuha na po natin ang ating 50,000 subscribers. Maraming salamat din po sa inyong pagtitiwala. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating mga video. Thank you so much. Ako po muli si Taong Gala. At sa muli mga kaibigan, please subscribe natin Kabusiness Official. At syempre, Papa Dean's TV. Nasa baba na po ang link. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na. Nang sa ganun po mga kaibigan ay maging updated tayo sa mga video. Ganun pa rin, akin din pinapasalamatan ang mga teams na sumuporta sa akin at patuloy na nandyan. Katulad ng Team Ayuda Revive, NSB Official, Ati Ligaya, maraming salamat. Ang ating Team Vernival, Shirley, Admin, Vernival, Cresilda Whitey, kay Kapangarap Vlog, Sumpay Buhay, Nilo Magnay, Nelmoto Vlog, Nole Lizarom, sa lahat ng mga nandyan, Willy Valliarte, sa lahat ng mga team ng Team Vernival, maraming salamat po sa inyo. Sa atin na Team Extreme, Team Legit Extreme, Cancelisti, The Shining Filipina, Kabalbun, Revas09, GM Official,
Kayla Flores, mingi-mingi love shout out. Ayan. May Lusada, mingi-mingi love shout out. Maraming salamat po sa inyo. Team Unity, thank you so much. Ayan. Kay Nikail, kay Bustik, at sa iba pang member at kasali ng Team Unity, maraming salamat. Sa Team Waray-Waray, maraming salamat. Sa lahat ng kasali ng Let's Talk 101 kay Sir Julius Maristila, kasama po dun ang Team Happy, maraming salamat. Waray-Waray Vlog Talk Show. Sa Team Pima kay Rim Sarat, Everyday Monday, maraming salamat po. Rakitira sa Taiwan, Barbie Mon, Boss Rapi Mapagmahal, thank you so much po sa inyo. Sa Team Banana kay Trupang Raul, maraming salamat. Team Budol, Boss Al, maraming salamat po. MB Survivor, Francia, Miguel of Shoutout kay Charms Joy, kay Badong, kay Ate Yale, Ma'am Ili Kato, maraming salamat po dyan. Sa lahat ng mga kasali naman ng Team Budol, abangan nyo po mga kaibigan ang ating first charity mission together with the Team Budol. Sa lahat po mga kaibigan ng yumakap at nagmahal sa akin, maraming salamat po. And of course, sa muli po, congratulations Ka-Business Official. Sana po ay tuloy-tuloy lang at aabangan namin lagi ang inyo pang mga susunod na video. Maraming salamat. Hanggang sa muli. At tayo rin po mga kaibigan ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga members ng ating channel na siyang nagpindot ng members button. Katulad nila Samuel Rojiro, Swiss Pandy, Joselito Masibak, Delatory Vlog, The Sistive Siblings, Malditang Pasaway, Normendap De Leon, Lane Harakawa, Boss Rapi Mapagmahal, Roberto Rodriguez, Joe Deris, BK TV, Juan Channel, Ronaldo Serafin TV, Walver Machua, Clarita Di Mayuga, Triple E Motoblog, Monica Angelton, Grizel W, Bundok Tralala, Dat Gonzales, Jocelyn Renios, Los Bimenban, My Father's Diary, Wandering TV, Amap Baalmero. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel.